Takot ka ba sa ahas? Papaano kung malaman mo na sa kanila mo pala makukuha ang isang natatanging bato na maaaring magbigay sa iyo ng maraming kakayahan? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang makapangyarihang mutya o bato na sa ahas nyo lamang makukuha o masusumpungan. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ahas, na siyang isa sa nakakatakot at makamandag na hayop sa kagubatan, ay pinaniniwalaan ding nagtataglay ng isang makapangyarihang agimat o mutya. Subalit ito ay hindi mo makukuha sa kailang katawan. Ano nga ba ang bisa ng batong ito? Kadalasan itong ginagamit sa pagpapagaling ng mga kagat ng ahas o tinatawag ding tawak. Ibinababad ito sa isang basong tubig upang ipainom sa nakagat ng ahas o ng iba pang makamandag na hayop sa gubat. Ang mutyaring ito ay nagtataglay ng kunat at kabal, kaya naman mainam itong pandepensa at anting-anting. Pinaniniwalaan din na sa tulong ng batong ito ay malalaman mo kung mayroong nakabaong yaman o ginto sa isang lugar, sapagkat kusa itong magliliwanag. Ito ay kadalasan ngang inihahalin tulad sa moonstone. Ayon sa mga antingero at mga nagtatangan ng batong ito, ay kusa raw yuyuko o susuko sa iyo ang mga nakakasalubong mong mga mabangis na hayop, lalo na ang ahas, sa oras na maramdaman nito na nagtatangan ka ng bato o mutya ng ahas. Kaya naman marami rin ang nagnanais na magkaroon nito, subalit papaano nga ba ito makukuha? Ayon sa mahiwagang paniniwala at karanasan ng mga matatanda, sa oras daw na makasumpong ka o makakita ng dalawang matandang ahas na nag-aaway, ay bantayan lamang ito at hayaan na ang isa sa kanila ay matalo at magapi. Sapagkat sa oras na ito ay hahanap di umano ng lunas ang nanalong ahas upang makapagpagaling sa nagaping katunggali. Ang mga halaman na kadalasan nitong daladala ay mainam ding gamot at panglunas. Supalit pagka minsan kung ikaw ay suswertihin o papalarin, ay may daladala itong isang bato. At iyon ang mutya ng ahas. Ito ay kanilang ginagamit upang makapagpabawi ng lakas at makapagpahilom ng mga sugat na natamo. Kapag ipinatong na ito sa katawan o sa ulo ng ahas na walang malay at pagkatapos ay umalis, agad-agad daw ay kunin ang bato bago pa tuluyang magkamalay ang natalong ahas. Ang mga pagkakataong ito na may dalawang ahas na nag-aaway ay bibihira lamang mangyari at kadalasang nagaganap ito sa mga may pangalang araw o sa panahon ng Kwaresma. Napakabisa ng mutyang ito, lalo pa at gagamitin lagi sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pinakamabisang proteksyon at mutya na nagtataglay daw ng halos lahat ng bisa? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang natatanging mutya na kung saan ay siyang pinakamalakas raw at pinakamabisa sa halos lahat ng mutya sa pangkalahatan nitong gamit. Halos lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may mutya. Isang bagay sa anyo ng isang bato na singaw ng kalikasan at madalas ay natatangi sa karaniwan nitong anyo. Marami nang nakilalang uri ng mutya na pag-aari ng ilang mga magagaling na antingero at namana pa nga nila sa kanilang mga ninuno. Subalit mayroong isang kakaiba, natatangi at malakas na gamit o mutya ang makukuha raw sa tirahan o sa bahay ng mga insektong madalas ay hindi nga natin pinapansin. Ito ay ang mutya ng langgam o lamigas sa Kabisayaan. Ang langgam ay nauuri sa Formicidae family.
gaya ng bubuyog o tambubuan sa Katagalugan. Mayroong mahigit sa 22,000 na uri ng langgam ang naitala sa kasaysayan. Bumubuo ng mga kolonis o grupo ang mga langgam na kadalas ay naninirahan sa mga butas sa ilalim ng lupa, punong kahoy at mga kuweba. Alam nyo ba na ang langgam ay makikita sa halos lahat ng lugar sa mundo maliban sa Antarctica? Ang langgam ay mayroon ding life cycle. Mula sa itlog ay nagiging larva, pupal stage, bago pa ito maging ganap na isang langgam. Mayroon din silang tinatawag na queen o reyna, na kung saan ay siyang nanganganak ng mga itlog para sa kanilang pagpaparami. Madalas na nangangagat ang mga langgam, lalo na nga kung magambala mo ang kanilang tirahan. Ang langgam naman sa kabilang banda ay simbolo ng lakas at talas ng pangangatawan. Ngunit narinig mo na ba ang kwento at paniniwala na ang langgam pala ay may iniingatang mutya? Tinatawag din itong Antstone Ling, na mula sa bahay ng mga langgam sa ilalim ng lupa. Maraming stone collectors ang nagnanais na makakuha nito. Hindi lamang dahil sa ganda nitong taglay, kundi dahil nagtataglay din ito ng napakaraming kakayahan. At sasabihin na nga nating ito ay nagtataglay ng magandang kapalaran sa buhay ng sinumang magmamay-ari nito. Pampaswerte. Magandang mutya ang batong ito na maaring magdala ng swerte sa iyo sa iyong negosyo, maliit man o malaki, na maaari mo pangang ikayaman. Panghalina. Ang mutyang ito din ay may malakas na aura na maaring mapasa iyo, magiging mabait sa iyo ang lahat at mapapasunod mo sa iyong mga plano. Ito ay epektibo ring magagamit, lalo na sa politika, upang ikaw ay igalang ng sinuman. Abilidad. Kung sakaling taglay mo raw ang batong ito, ay magiging matalas din ang iyong kamalayan at pangunawa, gaya ng mga langgam. Magtataglay ka rin ng kakaibang lakas ng pangangatawan. Tagalihis o tagaliwas. Kung sakaling ikaw ay malagay sa alanganin, gaya ng away o aksidente, ang bala raw ng baril ay lilihis sa iyo o hindi ka tatablan. Kabal. Kung gagamitan ka naman ng itak o mga matatalim na bagay, ay hindi ka rin masusugatan. Ang mga ataking itim gaya ng kulam, barang, palipadhangin, tigalpo o balisa ay hindi rin uubra sa iyo kapag suot-suot mo ang mutiyang ito. Hindi ka rin magagalaw ng mga aswang, tikbalang, duwende o masamang espiritu sapagkat mainit ang pakiramdam nila sa iyo o nakasisilaw. Nagtataglay din ito ng dagdag na enerhiya sa katawan upang hindi ka agad-agad mapagod sa oras ng trabaho. Sakit. Mainam din itong panglunas sa mga simpleng karamdaman o sakit ng katawan. Ibabad lamang ang batong ito sa isang baso ng tubig at iwanan ng 15 minuto. At pagkatapos ay inumin ang pinagbabara nito. Papaano nga ba ito aalagaan? Walang limitasyon ang mutyang ito. Subalit mainam, naingatan at ilagay sa isang safe na lagayan. Sa araw ng Biyernes ay ibabad daw ito sa malinis na tubig at pagkatapos ay tuyuin ng bulak o ng malinis na tela at saka punasan ng langis ng oliba o langis ng niyog. Ang halaga ng batong ito, unang mutya ng langgam, sa bansang Indonesia ay hindi daw bababa sa 2,000,000 Indonesian rupees, na kung susumahin ay aabot sa 1,500,000 piso dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay magkaroon nito, ipagbibili mo ba o ipapamana mo sa iyong lahi? Piling-pili o iilan lamang ang pinagkalooban ng kalikasan ng mutyang ito. Masasabi kong
isa na ako sa pinakamaswerteng tao sa mundo kung magkakaroon ako ng mutyang ito. Subalit kung hindi daw ito maalagaan ng tama o magamit sa kasamaan, pinaniniwalaang agad din itong babawiin ng diwata ng kalikasan na siyang tagapangalaga ng mundo ng mga immortal. Mayroon ka bang kilalang nagmamayari ng ganitong mutya? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Naniniwala ka ba sa swerte? O mas pipiliin mo ang sipag at tiyaga? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang natatanging agimat o pampaswerte mula sa Alitaptap. Marami ang mga kababayan natin ang nangingibang bansa upang makaipon at magkaroon ng muntiman o malaking negosyo. Subalit alam nyo ba na hindi naman lahat ng sumubok magnegosyo ay naging maunlad o successful dito. Kahit pa nga naging masikap sila at matyaga. Ang ilan sa mga pinalad sa ganitong larangan ay may kanya-kanyang paniniwala. Gaya na lamang ng mga Chino. Naniniwala sila sa mga signs o senyales o mga pampaswerte. Subalit alam nyo ba na may isang natatanging pampaswerte pala na makukuha sa dilim? Oo, tama ang iyong narinig. Sapagkat bago mo ito makuha ay kailangan mo munang mag-abang sa dilim. Ito ay ang mutya ng alitaptap o fireflies o lightning bugs sa Ingles. Isang uri ng kulisap na kadalasang makikita at mapupuna lamang sa dilim ng gabi. Dahil sa taglay nitong kislap at ningning. Ano nga ba ang alitaptap? Ang alitaptap ay isang insektong kabilang sa Lampyridae family. Ang sinasabing mayroon daw mahigit sa 2,000 uri ng species. Kadalasang namumuhay ang mga alitaptap sa mga mamasa-masang rehiyon o tropical na bansa. Nagkakaroon ng liwanag ang insektong ito dahil sa chemical reaction na kung tawagin ay bioluminescence. Ito ay bunga ng isang organ ng alitaptap na kayang kumislap sa tulong ng luciferase at magnesium. At kadalasan ngang makikita sa ibabang bahagi ng katawan ng alitaptap. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang matatanda at ng mga antingero na ang insektong ito ay nagtataglay ng swerte. Hindi ang mismong insekto, kundi ang bahay nito. Karaniwan itong isang kumpol ng dahon na kadalas ay makikita sa puno kung saan nananahan ang mga alitaptap. Kunin daw ito at patuyuin. Mainam itong gamiting panghalina at pampaswerte lalo na sa mga negosyo. Tiyak daw na dadagsain ka ng mga customer gaya ng isang grupo ng mga alitaptap sa isang puno. Ibalot daw ito sa pulang tela at isabit sa inyong tindahan sa bubungang bahagi o kaya na may ilagay sa inyong pitaka o wallet. Pangontra din ito sa mga malas at magaan sa kabuhayan. Minsan ay ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng bao o agimat na bao. Nais mo rin ba ng pampaswerteng ito, kabayan? Tandaan na ang swerte man ay nasa sa iyong mga kamay. Kung ito ay hindi mo sasamahan ng sipag at tiyaga at dasal, ay tiyak na ang taglay mong swerte ay kulang na kulang. Agimat, makukuha daw sa linta? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang natatanging mutya o agimat na makukuha raw sa linta. Ang mga gamit at bisa nito at kung papaano nga ba ito makukuha. Marahil ay hindi ka pa nakakakita ng linta. Ano nga ba ang linta? Ang linta ay isang parasitikong uod
unahan ay sa phylum na Annelida at subclass na Herodinia. Kahawig din ito ng bulate na mayroong malambot at muscular na katawan na nagagawang humaba at mag-contract o umiksi. Madalas na naninirahan ang mga linta sa mga lugar na may freshwater o tubig tabang. Kadalasan sa mga lawa, sapa, ilog o mga matubig na bahagi ng kalupaan. Kilala ang mga linta sa pagdikit sa mga mammals gaya ng mga tao at pagsipsip ng dugo nito. Noong unang panahon ay ginagamit din ang uod na ito o ang linta sa paglunas ng ibang karamdaman na may kaugnayan sa mga blood clot at joint disease. Alam nyo din ba na gaya ng mga tao ay maalaga din ang mga linta sa kanilang mga supling? Maingat nila itong ikinukubli at itinatago sa mga panganib habang hindi pa nila kayang mamuhay mag-isa. Subalit dito sa Pilipinas ay pinaniniwalaang ang linta daw ay nagtataglay ng isang mutya. Pinaniniwalaang ang mutyang ito ay mabisang pampaswerte sa anumang klase ng negosyo. Nagsisilbi din itong pang-akit o panghalina. Mabisa din itong pang-iwas sa mga kulam o barang. At higit sa lahat ay may kakayahan itong umiwas sa mga bala ng baril. Kusa raw namamanhid ang iyong katawan kung may magtatangka sa iyong buhay at hindi ka masasaktan kahit nahampasin ang iyong katawan. Tunay na nakamamangha ang bisa ng agimat na ito o ang mutya ng linta. Na kahit pangaraw ikaw ay maubusan ng dugo sa katawan, basta makakainom ka lang ng tubig ay mananatili ang iyong pambihirang lakas. At maghihilom rin ang mga natamong sugat o pinsala sa katawan. Ngunit papaano nga ba ito makukuha? Sinasabing kapag ang isang lintaraw ay natuyo at naging bato o matigas na animoy bato, ito raw ang mutya ng linta. O kapag nakakita ka ng hugis linta na bato sa tubig, kunin daw ito at ibalot sa tela. Subalit gaya ng ibang mutya, mapalad ka na kung ikaw ang makakasumpong nito. Gamitin lamang ito sa mabuti at huwag ipagyayabang. Pusa, nagtataglay raw ng isang makapangyarihang bertud o agimat? Hello, what's up, your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang bukod-tanging bertud na maaari raw makuha sa inyong alagang pusa. Ang pusa ay kilala dito sa atin sa Pilipinas bilang alagang hayop, gaya ng aso. Makikilala rin ang pusa sa kakaiba nitong lambing, lalo na sa mga nagmamay-ari dito. Bago ang lahat ay kilalanin muna natin ang hayop na ito at kung saan nga ba ito nagmula. Ang pusa na bahagi ng Felidae family ay pinaniniwalaang namumuhay na sa mundo mga 10 hanggang 15 milyong taon na ang nakalilipas. Ang hayop na ito na isang carnivorous o kumakain ng karne ng ibang hayop, nakauri ng tigre, lynx, serval at cougar ay sinasabing kayang mamuhay ng hanggang 30 o hanggang 38 taong gulang. Ang pusa ay isang uri ng hayop na may maliksing pangangatawan, matalas na ngipin at kuko na kadalasang nanghuhuli ng mga maliit pang hayop tulad ng daga. Mayroon silang matatalas na pangamoy at malinaw na mata kahit pa nga sa dilim. At kilalang kilala rin dahil sa tunog nitong meow. Sila ay kadalasang nagpaparami ng lahi o nanganganak sa mga panahon ng tagsibol o taglagas. Alam nyo ba na noong unang panahon sa Ehipto, ang mga pusa pala ay sinasamba? Pinaniniwalaang ang kanilang diyosa na si Bastet ay maaaring nagaan yung pusa, na kahalintulad din ng paniniwala ng mga Griyego sa kanilang diyosang si Artemis. Ang pagbatay ng pusa noon
ay isang malaking kasalanan. Kung minsan nga at may isang alagang pusa ng pamilya ang pumanaw, ay kinakailangang maglamay ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kapag kaminsan din, ay inaahit pa nila ang kanilang kilay bilang tanda ng pagdadalamhati. Sa mga paniniwalang Italiano naman, ang pusa raw ay natatangi sapagkat mayroong isang pusa ang nagsilang ng kanyang kuting kasabay ng pagsilang ni Maria kay Hesukristo. Kaya noon pa man, ang pusa ay may ginagampanan ng parte sa buhay ng nakararami. Ayon naman sa mga matatandang paniniwala ng mga antingero dito sa Pilipinas, ang hayop daw na ito na pusa ay nagtataglay ng isang mabisang bertud o agimat na kapag napas sa kamay mo ay magkakaroon ka ng kapangyarihan ng sa tagabulag o hindi ka makikita ng mga tao na may masamang balak sa iyo. Sa ibang banda naman ay magandang pangontra din daw ito sa mga negosyo. Papaano nga ba ito makukuha? Sadyang hindi makatao o makahayop ang sinasabing pamamaraan ng pagkuha ng bertud na ito. Una ay mag-aalaga ka raw ng itim na pusa. Hindi basta itim, kinakailangang ito ay purong itim at walang bahid ng kahit anong batik. Kapag ka malaki na daw ito, ay antayin ang mahal na araw. Sa Biyernes Santo ng hating gabi, ay ilagay ang inyong alagang itim na pusa sa isang palayok, takpan ng itim na tela, at ibaon sa krus na daan. Sa isang hukay na may lalim na halos isang braso. At hukayin daw itong muli pakalipas ng isang taon sa parehong panahon ng Biyernes Santo ng madaling araw. Subukan din daw magsama ng isang bata at kapag nahukay na ang palayok, ay isa-isahing ipakita sa bata ang mga buto nito. Kapag meron daw isang buto na hindi makita ng bata, ito raw ang natatanging bertud. Ang bertud ng tagabulag na mula sa pusa. Itabi raw ito at huwag ipagyayabang. Sadyang nakakalungkot ang pamamaraang ito. Kailangan ba talagang isakripisyo ang inyong alagang pusa para lamang sa bertud na ito? Minsan ay hindi makatarungan ang mga paniniwala gaya ng isang ito. Ikaw, nais mo pa ba ng bertud na ito? Ano ang iyong opinyon? Dahil para sa akin, ay mayroon pa namang ibang agimat na maari ding magbigay ng kapangyarihang gaya nito. At hindi na kinakailangan pang pati ang buhay ng minamahal mong pusa ay humantong sa ganito. Narinig mo na ba ang agimat na ito na buhat sa isang usa? Isang gamit na magbibigay sa iyo ng hindi matatawarang swerte sa lahat ng iyong inaasam-asam sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o agimat buhat sa sungay ng isang usa at ang pinakamaganda at epektibo nitong kakayahan. Usa, isang uri ng ligaw na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga liblib na kabundukan na hindi masyadong nabibisita ng mga tao. Isang hayop na masasabing endangered na rin dito sa atin sa Pilipinas. Subalit maraming uri at klase ang mga usa o deer sa Ingles. Sila ay nauuri nga sa pamilya ng mga cervidae. Kapag sinabing usa, agad tayong napapaisip ng isang hayop na mayroong mga animoy sangang sungay o tinatawag ngang antlers. Lahat ng mga lalaking usa ay nagtataglay ng sungay o antlers maliban sa mga water deer. At bawat taon, panibagong sanga ng kanilang sungay ang sumisibol. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga sungay nila ay matatantya mo na ang kanilang edad. Subalit alam mo ba na dito sa atin sa Pilipinas at maging sa bansang Thailand, ang sungay na ito ng usa ay pinaniniwalaang isang mainam na agimat at gamit, lalo na ng mga antingero. Ang pagkakaroon daw di umano ng bahagi
o piraso ng sungay ng usa sa inyong tahanan ay isang mainam na panghatak na magdadala daw ng swerte. Gayun din sa pangkabuhayan o sa pagninegosyo. Ano man ang iyong hiling o adhikaing makamit sa tulong ng sungay ng usa ay iyong makakamit. Mainam din itong pangontra sa mga lalang ng mga tao o ibang mga masamang elemento. Pinaniniwalaan din na gamit ang kinaskas na sungay ng usa at iniligay sa isang basong tubig at ipinainom ay mapapawi raw o mawawala ang iniindang sakit sa tiyan. Samantala, mayroon pang isang paniniwala na ang isang lalaking usa na hindi nagtuloy-tuloy ang pag-usbong o pagsibol ng kanyang sungay ay mas mainam na gamit o agimat. Ito di umano ay nagtataglay ng kabal o kunat na aprobadong agimat rin ng mga sinaunang mandirigma sa bansang Thailand. Mainam din itong pampaamo kung ang usa man ay napakailap, ang pagkakaroon mo ng sungay ng usa ay kabaliktara naman ng idudulot sa iyo. Magiging lapitin ka ng mga kababaihan. Sa madaling salita, isa itong panghalina o dagdag karisma. Ang mga batayang ito ay base sa mga karanasan ng mga nagtatanga ng gamit na ito. Subalit, lagi pa rin nating tandaan na walang swerte kung hindi tayo magsisikap at hindi magsisipag. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.